guys, nakikita nyo na yung mga heroes na meron tayo. So make sure to watch out for the smart power prediction. At some point of the game, a poll will show up and you only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPL. Isang lucky commenter ang makakuha ng redeemable in-game code. Kaya tatandaan, keep your eye out for the poll. Let's head into the game dahil hindi nagbibiro ang dalawang team natin ngayon. Ito yung ML na ML strategy ng Beast at saka ng Orcas. Nilabas na rin ni Ogwen yung kanyang tank special na maraming naghihintay. Mm-hmm. Kahapon pa lang na tinatanong, bakit ba hindi mga setup yung mga hero ni The Master? Master Ogwen. Master Ogwen. Ang maganda para sa Bren, nakuha pa rin nila yung mga signature, at least yung mga comfortable picks pala nila. Alam mo yung sobrang gulo nung nangyaring draft na open yung Arlott, na may mga OP picks na nakuha. Pero tama yung na-mention dito naman, Gene. Kuning hilig ng pares ng dalawang team. Gusto na nakuha nila. Oo. Signature Valentina for few. Nandiyan yung carry na high win rate para kay Super Marco. One of his favorite heroes, di ba? Parang bago pa nagkaroon ng mga carry special, alam natin Super Marco nung season 10, di ba? Parang walang talo yung hero na yon. Then of course, Flap with the glue. And Kyle, with his own Hellcurt, na siya yung nagpauso, pabalik dito sa MPL Season 11. Pero alam mo, Wolf, alam nyo, Wolf Manjin, may mga tao akong narinig, mga pro players na nagsabi na iba daw si Benny Cutie ngayon. Parang iba daw siya mag-isip, iba daw siya gumalaw. So, is this going to be a challenge para kay Super Marco? Kasi napapanood ko rin si Benny, English hero na rin yan eh. Ay, tama. Sa mga stream niya. Oh, sabihin mo yung sinabi niya. Sabi niya, okay guys, gumanon siya. Okay. Kasi lalo na kapag Beatrix siya, kasi tinuturuan niya yung mga nanonood sa kanya. Kasi marami na nanonood sa kanya na mga international viewers. Pero nakikita ko rin na may iba siyang galaw. Kahapon din, nakita natin game 1, Min Sitar Gold Lane. Hindi nga lang nag-work. Pero ngayon, binalik niya yung Beatrix together with the Franco. Kokombo na naman to this time. Mm-hmm. Si Yawi, nakita natin tinalbugan ni Ogwen at binawasan yung buhay. Pero Dark Knight Vault! May pagkabe, sabi ni Carlito, ako muna makakuha dito ng retry. Si Carl TZ ang biglang mawawala. Ogwen ngayon, nagbola-bola. Sinasubunutan ngayon ni Flap TZ si Sanford. Medyo kumagat si Yawi at nagutom na. Saktong-sakto pang Yawi smooth up yan. Sabay pinainom ng tubig. 3 kills agad para sa mga Orcas, isa para sa Bren. Patakbo na si Ogwen, bumola-bola na siya. Kaso ang nangyari, hinatak ni Yawi papunta sa Yawi Speed Hub. Tapos kinagat. Binigyan ang freebies. Ang maganda dito para sa Ego, nakakuha na double kill doon si Cartesi. 2-0-1 for the Lancelot na nag-snowball ngayon. Same idea mula sa Bren Esports nung nakita natin nung regular season. What they did is gamitin yung kanilang Hellcurt para makasecure ng objectives. Magpapadilim kapag low threshold na yung turtle at kukunin nga nila yung turtle na yun. Pero si Cartesi mukhang iba yung forward. Gigil na gigil. Sa ngayon, nakakuha nung retry doon sa turtle, nakakuha pa nung double kill. And of course, the setup from Echo allows him na makakuha ng magandang snowball in the early stages. Mm-hmm. Nagbalak ng onti doon yung Echo to actually invade yung gubat dito ng side ng Bren Esports. Pero paramdam ko, nag-call sila eh. Bird, wag muna, Bird. Bird, wag muna. May gigil eh, no? May gigil talaga eh. And alam nila yung kalamangan na meron sila ngayon at hindi rin sila tatamad-tamad para sayangin yun. Makikita ni Ogwen, si Sanji, nakakita siya ng isda. Back muna para sa dalawang kupuna na to. Kahapon ay nakausap ko rin si Carl TZ after nung defeat. At ang sinabi niya lang, GG boss. GG boss. Gumanon lang siya. Doon pa lang, rinig mo na yung gigil sa pagbawi niya. Pero mukhang ganun din si na Master Ogwen. Ganun na ganun din si Ogwen kahapon. Nagustong-gustong bumawi. At nag-meet up yung dating mag-teammate, si Flap TZ at si Carl TZ at naggamitan ng emote. Parang sinabi ni Carl, hello, friend. Hello, brother. Hello, brother. Hello, brother. Hello, brother. I miss you. How are you doing? How are you? Grabe, nag-world champion. English hero na sila. Parehas eh. Parehas nag-world champion eh. Kaso parehas din na lower eh. So medyo ano eh. Medyo iba na ang pag-hiloan nila ngayon eh. May stickeran eh. Ang nagulat ako dito para dun sa mga Lancelot, especially dun sa ginawa ni Irad kahapon, was after niyang kumuha ng Molten Essence, nag-war axe agad siya. So medyo no, may talim yung Lancelot. This time, I'm not sure kung ano yung discarte ni Carl TZ. Whoa! Nakuha nila ng libre yung turtle dahil dun sa resulta ng unang turtle ng laban natin. Carl TZ, I'm not entirely sure kung nag-war axe siya afterwards or gagawin ba niya yung typical build na after Molten Essence, Guardian Helmet, tapos tsaka lang kukuha ng war axe. Okay, Wolf. Madalas natin nakikita na kapag kagamit dito ng Bren Esports yung Hellcurt, eh,
nananalo sila in the early stages. Ngayon, mm-hmm. napunta sila sa ibang dimension. Nandito sila kung saan nakalamang yung una, mm-hmm. ng una, yung echo. Speaking of dimension, at madilim na naman. Welcome ayan, to the ayan, 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 ayan. Sabi ni Marco, kami naman ang bibitas. We're gonna play your game, bro! BREN Esports taking one down. Sasabihin ko pa lang, paano nga bababawi yung Hellcurt? Ganun pala. Kumbaga, mala sa Yu-Gi-Oh! Ilalagay ka sa Dark Dimension. And look at the middle, na-push agad dito ng BREN Esports. After nila makakuha ng isang kill, nag-convert into objective. Kahit pa magkakaroon ng trade-off para sa Echo, sobrang crucial na nakuha yung mid lane turret. Lagi natin sinasabi, yung mid ang pinaka-importanting tier 1 turret. So, BREN Esports, definitely, nakabawi na sila sa ngayon. Echo, they're losing their grip dito sa larong ito. Nahawakan nila ng bahagya yung laro. Pero ngayon, unti-unti nang dumudulas yung bola sa kamay nila papunta sa side ng BREN Esports. I think ang laking bagay kasi ng paggabi talaga. And yung positioning na meron yung side ng BREN Esports dito, remember, may Valentina. Gamit to ng idol ng mga kids na si Pew. Anytime, pwede niyang nakawin yung kagat mm-hmm. ni Yawi. And pwede silang mag-one-hit delete. So, kumbaga, parehas ang playstyle, kung iisipin mo, yung laro nitong dalawa. Pick off and then back. Ngayon, kung papansinin naman natin, eh sila Ogwen naman, nakiging ano lang sila eh. Kahit sabihin natin na kukuha nila unti-unti yung lamang, okay. Eh hinahabol pa rin talaga nila dito yung mga members ng side ng BREN Esports. Wow! Grabe si Super Marco, ang bilis niya! Ang pangalan niya pala talaga is Speedy Marco. Nagpadilim ba nun? Hindi yata nagpadilim. Pero cool down. So baka nga nagpadilim. Kaya pala kakaiba na parang hindi nila nakita. Kaya pala parang walang paningin. Grabe. Super Marco from being Speedy Marco. Sabi ni Ogwen, ako naman magsiset up dito. Ang ganda ng yakap niya kay Carl Dizzy. But Carl Dizzy! Galit na rumiretri! Ito ang sinasabi natin, the Carlito Factor. Kahit may injury, kahit may benda, re-retry at re-retry, the Carlito Factor. Carlito Factor. Kung magabag tinanong siya, Carl, bakit parang, kahit may injury ka, nilalaro mo pa rin. Factor ko to eh. Factor ko to eh. Ang maganda para sa Echo, na-force nila yung ulti. Uy! Okay. May nahatak, may sinama, at may gumamit ng dash out. Pero binabanatan ngayon ni Carl, si Ogwen, Super Marco is now down. Mm-hmm. Kahit na parang akala natin lumalamang ang BREN eh, parang sa Echo pa rin yung buong mapa. Ang lakas, ang advantage kapag meron kang Beatrix, mas madaling mag-push. So nakita nyo doon sa bottom lane push na nakakuha sila, na-force pa nila yung ulti ni Kaltizi para doon sa turtle ay makakuha si Kyle. Kinagat at pinainom ng tubig, grabe! Binuhos lahat! Binuhos lahat para lang sa isa! Para kay Flaptizi! Na-realize ng side ng Echo doon nung nahatak nila si Flaptizi na kailangan nila i-take down agad pero meron pa rin isang kagat or isang hook na lalabas para kay Yawi. But then again, looking at the bottom lane, multiple pressure on multiple ends of the map. Sumubok mag-conceal this time ang BREN Esports. So nakita nila walang hook. Flicker hook para kay Yawi. Sniper. Ooh. Wala kay Benny Curie. Tatamaan si Super Marco Akladeng Buhay. Ogwen coming in with a stretch. Walang tatamaan. Pero ayun na naman yung Phantom Execution. Nagpagabi si Kyle DZ. Pero ang una nilang babanatan ang isla. Napatalo ng isla dito. Welcome to Splash. May Super Marco mababanatan sa sandboard. We'll take two down with the slashes. Si Flam DZ tutuloy niya pa ba? Hindi na. As Echo will take two. That 2-for-1 victory sa class na yun. Sobrang ganda ng form ng Echo. Nakikita natin, tumatama lahat ng spells sila yung mga knock-ups na susulit ng Echo. Maganda ang gising. Maganda ang gising. May nahuli. Maganda rin ang kape. Hindi pinaglaro si Flap, dalawang beses na. Oh my. Yung combo ng Echo dito, hindi lang one hit eh. Super combo finish. One hit combo finish mula dun sa Echo. Ang nakikita natin, pag nagawa nila yung routine nila, kahit sino yung mix, yung recipe, kumbaga ingredients na ginagamit, nakakuha sila ng kill. At dahil yun dun sa Weapon Master Beatrix na mas maganda yung nakuwang early game spike, meron siyang Blade of Despair, tapos meron siyang Malefic Roar. So, no matter how tanky you are, if you're BREN Esports, kahit ikaw si Flaptizi bilang glue, kaya kang matunaw ng damage output ng Echo. And by the way, nakadalawang pantalon pala ngayon si Flaptizi. Wala siya nung actual na kiras o kaya naman buong dominance ice for physical defense. Nag-focus siya dun sa magic para hindi siya ma-burst ni Sanji. Pero dahil may burst din naman si Benny Cutie, biglang nabibigyan nga talaga siya. And there's actually an explanation kung bakit siya nakadalawang pantalon ngayon. Talagang nagko-correlate yun sa sinabi ni Wolf. Oh. Madali siya ma-burst ng Beatrix. Kailangan niya protektahan yung sarili niya. At naprotektahan naman kahit papano ng BREN Esports, yung base nila doon sa May Lord. Kung alam ko na
Kung ikaw, ano yan? Kung ikaw ang, ano yan? Kung ikaw ang Bren Esports, isa na lang ang tititigan mo. O, sino? Si Mr. Angelo. Angelo Kyle, Archangel. Kailangan na ma-activate. Kailangan na ma-activate ang idol ng mga kids. Oh, pero sabi ni Awi, ito na lang activate natin. Combo routine, toto na naman nila. Brass, binadyo pa ang makagat combo. Nandito Carlito! Na si Kyle. Carlito! Nga, sabay nagkabasaan. Sa kanilanan. Sniper magmimiss, pero okay lang. Dahil mag-back na ngayon, ang sign ng Echo. Dalawa na naman na matumba nila. Meteor Shower, nandito si Mr. Kyle Angelo. Magkukopya, pero hindi nila kayang protektahan yung tore nila. Ang tanong kasi dito, Manjin, kahit tignan natin si Mr. Angelo Archangel, the Archangel moves. Paano? Sino ang nanakawan niya? Parang ang hirap. Si Mr. Angelo Kyle. You got this. You got this. You got this. Kaso ang hirap eh. Sabi ni Battle, ang hirap eh. Naunahan na lang siya ni Mr. Tristan, men. Ah, si Tristan. Nakahatak. Tapos may fadeaway pa. Nahatak doon si David Charles. Si David Charles. Nahuli. Alam, at walang frontliner yung Bren Esports kapag napatumba na doon si FlapTZ. Surely may konting tanky rest ito si Ogun with Tenacity. Ang problema, kailangan second voice lang siya. Dapat ang main vocals dito si FlapTZ. Kaso, nabibigyan agad siya ng ego. Oo nga. Ay, ano ko yun? Ay, si David Charles! Si David Charles! Nauli si David Charles dito, pero yun si Mr. Gal na tumatakbo. Grabe Nightcrawler, pero si Yawi yung maiiwan. Kanina ka pa daw, Mr. Tristan. Pinaulanan, pero nako, wala nang na-hook. 11-3, 8K ang kalamangan ng Echo. Sayang daw, sabi ng Bren Esports, yun na sana yun. Pakaramdam ko kanina pa si Plap eh. Parang gusto niyang sumabog at magsabi ng mga masasamang words. Sabi niya, kanina pa siya hindi pinaglalaro. Hindi siya pinaglalaro. Prangko. Mm-hmm. Prangko ang katapat niya this time. Hindi Barats. Prangko ang katapat niya. Eh yung prangko, mas mabilis yung hook noon kaysa sa dila ng Barats. Nakita natin si Kaltis. Yung ganda ng angle ay nagpadilim na siya ng surrounding. Sa tumalon siya doon kay Benny Cutie. Kaso may pantalon din. Ito oh, si tama. Benny. So hindi siya one hit delete. And this time, meron na siyang Wind of Nature. So kahit siya i-go pa ni Kaltis, kakayanin mag-survive doon ni Kyle. So ni Benny, I mean. So ang kailangan talaga si Mr. Archangel, kailangan sabay sila ni Kyle TZ mag-dive doon kay Benny. Ah, kumbaga, ilabas na nila yung M2 form. Ilabas ay, na. Nakakatakot kasi yung mga hooker din ni Mr. Tristan may, eh. May kagat sa dulo. May kagat sa dulo may, eh. May ngipin? May ngipin yung mga hook ni Tristan Cubs eh. Oo, yeah, yeah, no. Tina mo, pati hangin, hinuhook niya. Tandaan mo, pag si Tristan na yung dumagi. Ni nadagit na. Kailangan mag-split-split ka na. Oo, yun yung naghanap kanina kasi nag-iigat na talaga si Flap. Kumbaga may trauma na to. Di ba? Grabe naman si Scouting sila. Hooks. Grabe mag-hook dito si Tristan ha. Si Yawi. Scouting hooks. Scouting hooks eh. Kahit boost. Ito naman, hook yan. Oh. Hook, hook, mo. Oh, hook mo. Hook mo. Hook mo. Hook mo. Hook mo. Oh, oh, oh. Oh, wala, wala, oh, wala, oh. Wala, wala, wala. Oh. Isa yan, isa. Kailangan mag-ingat ni Scout. Pinang-bebait ni Flap yung sentry eh. Oo, pinang-bebait. Ay, nako, si Carlito. Ay, ayan na! Si Ogwen! Ayan na, sabi ni Ogwen. Kuha tayo ng mga yakap dito. Yun yung mga jawang bubble. May switch si Benny Cutie. Normal hits block kay Benny Cutie. At makakuha si Kuya Benny mo ng magandang kill doon. Sabay pasok si Mr. Tristan. Pinag-ngert. This time, double kill. But Archangel will get the retaliation kill. Pero tatlo na mula sa side ng Bren Esports. Pasok na naman si Carlito. Sabay! Ayun! Kay Y ng spada. As Echo will take this game.